Okay, so good evening everybody, Kiko Javier, for our street wisdom. So we will be talking about the principle of ambition, okay? So, meron ba tayo niyan? Okay, ano ba ang ambition natin? Okay, so all throughout this street wisdom, we will be making use of the Bible, okay, as our basis of wisdom. Okay, so alam niyo naman po itong Book of Proverbs, ito po ay sinulat ni King Solomon, na kinilala na the wisest human being that walked the earth. Okay, wala naman pong masyadong deal yun, pero yun lang po yun, he is the wisest who walked the earth, meaning his wisdom. Alright? Sa kanya po ibinuhos lahat, no? So it's just proper for us to really study, learn and understand and apply it into our lives, whatever we're learning sa Proverbs, because this is the wisdom of Solomon, alright, and this is the wisdom of God transferred to Solomon. Okay, so ito po yung ating guiding scripture. A wise youth makes hay while the sun shines, but what a shame to see a lad who slipped away his hour of opportunity. That's Proverbs 10:5. Alright? A wise youth makes hay while the sun shines. No? So this is actually an idiomatic expression. Makes hay while the sun shines, meaning habang mayroong oportunidad, igagrab niya yan. Yun yung making hay. Alright? Meaning nagtatrabaho siya habang may araw. Alright? So, yan po yung ating guiding scripture from the Proverbs 10:5. Okay? A characteristic. No? Tingnan natin yung characteristic ng mga successful na tao. Okay? The successful people, they have endless ambition. Alright, so as I speak now, no, this training is really for us individually and for us as leaders. Okay? Because all of us are also leaders of this program, Supreme Wealth Alliance. So, bukod sa tinitingnan natin yung sarili natin, we also need to take care of the people na ibinigay or pinahandle sa atin as downlines. Alright, so ang isang karakteristik ng isang successful na tao, meron niyang endless ambition. Walang katapusan ang ambition niya. Okay, as you reflect now, okay, just 3 seconds, I'll pause and sumagot ka sa sarili mo, do you have an endless ambition? Meaning yung ambition mo ba hanggang ngayon eh, baga, dagdag na dagdag, hindi siya natatapos. Endless. Okay, because the successful people, they are known for their hard work. Okay? And they're always concerned about getting things done. Okay? Yan ang ano nila. Yan ang ugali ng mga successful na tao. Hardworking, and they focus on getting things done. Hindi lang sila basta tira ng tira. Okay? They want it done. Okay? So kung ano yung kanyang goal, kung ano yung kanyang ambition, yun talaga yung tututukan niya. Okay, because of the ambition, no, dahil may ambition ito mga successful na tao, they see many opportunities. Okay, and are always trying, no, ito yung gusto nilang gawin, make hay while the sun shines. So very open sila sa mga opportunities at gusto nilang samantalahin because of that endless ambition. They know that the sun is not always shining. So they take advantage of the opportunities while they are available. No? So, alam nila matatapos, alam nila magsa-sunset. Okay, katulad din ng mga langgam, alam nila magiging tag-ulan na naman. So they just seize the moment. They take advantage of whatever opportunity they have during that time. Okay? Yung mga ambitious na tao,
They don't take it easy during the good times. Okay? So ito yung mga taong kahit na okay na yung nangyayari. Okay? Maganda, no? So umaani sila. So maraming fruits. Pero ito yung mga taong hindi pa easy-easy. Okay? In short, hindi tamad. Okay? As a matter of fact, they rise early. No? So pag alam nila yung panahon, no, ng opportunity, itong mga ambitious people, maaga pang gigising yan. And start their days with a good attitude and a grateful heart. Ito yung dapat simula natin. Okay, so right now with SWA, probably yung iba sa inyo kumikita, probably yung iba sa inyo nag-i-enjoy, pero this is not the time for us to take it easy. Alright? Ito yung oras for us to even move. Okay, this is the time that we need to wake up earlier. This is the time that we need to spend more hours promoting, more hours learning. Okay? Because if we do that and we add a good attitude and a grateful heart, believe me, yung success nyo talagang walang paglalagyan yan. Hindi mo kayang i-contain. Kulang ang lalagyan mo. Overflowing breakthroughs and success. Okay? So yan ang mga qualities of the successful people. Energy always follows vision and purpose. Okay? But seems endless when it is for personal gain or achievement. Okay, believe it or not, if you're achieving your goal, you're more energetic. Di ba? Kaya magse-set tayo ng goal. Because every time you achieve it, magugulat ka, your energy increases. Okay, the secret of getting energized is to have a goal you want to achieve. Okay? Yun po yun. So, set goals. Set achievable goals. Para every time na-achieve mo siya, energized ka. Yun daw ang sikreto according to the ambitious people. Yan. Showing people the opportunities they can develop with their lives, their families, or their business will encourage them to be more ambitious. Okay, so this is how we handle ourselves, and this is also how we handle our downlines. We show them opportunities na magde-develop sa buhay nila, sa pamilya nila, sa business nila. Doon sila ma-encourage, maigi. So kaya nga, it is very important that we are really into our downlines. Okay, hindi pwedeng pinapasok mo lang siya, then bahala ka na sa buhay mo. Alright, so it is very important that we take care of them and we get a little bit more personal to them. Okay, meaning kilalanin nyo. Okay, because doon mo sila ma-encourage eh. Pag alam mo kung ano talaga yung mga gusto nila. Alright, and how can what they're doing, no, how can this opportunity change or uplift their lives? Yung pamilya niya, yung business niya. Okay, kasi pag yung tao na discover nila yung potential ng kanilang sarili and they get rewarded for their achievements, they get inspired. Okay? Lalo pa yung nai-inspire pag nare-realize nila kung ano yung kaya nilang gawin. Alright, so ganun yung ginagawa natin. So, make sure, no, to your downlines, you really spend time to them. Okay? Because, okay, so I'm also speaking to myself, no? So, hindi po ako nagle-lecture as if I'm already the master of this. So, sabi ko nga, let's learn together. So, ganito pala yung gagawin natin. Okay, really, find time to spend quality time with your downlines. Okay, kung ang downline mo, hindi mo kasama o nasa ibang bansa, at least a simple hi and hello sa chat,
spend time to get to know them better. Ano ba yung gusto nila? What do they value? Okay, ganun yung kailangan talagang gawin. Okay? Yeah, so we discover the potential. Then reward for the achievements na nagawa nila, that means inspiration. So, di ba napakaganda na ang swa is being moved through inspiration. Okay, kaya nga po tayo umabot ng 100,000 na because people are so moved because they are inspired. I really believe that if there is an very important ingredient sa lahat ng sumamili, is there inspiration? Wala naman po ditong pinipuwersa. Everybody is so inspired. Why? Because they have discovered their potential na pwede pala. And after discovery, they are being rewarded. Diba? So, napakasarap po. So, that one reason why more than 2 years na po na ginagawa natin itong swa, eh grabe ang inspirasyon ko. Eh, habang tumatagal pa nga, lalo pang tumitindi. Alright? Ito po yun because we have discovered the potential and we were rewarded. Okay? So, this person, ano? Okay, I'm going to the next slide. Opportunity is seen only by a person who has high ambition. Okay? So, let's be real. Kaya po ninyo nakita yung opportunity ng swa because of your ambition. May ambition ka kasi. Kaya yung mga taong walang ambition, believe me, hindi nila napapansin yung swa. Hindi nila nakikita to. They're not so even aware of what's happening. Okay, so kaya ka nandito. I know you have a high ambition. Kasi ang opportunity, nakikita lang daw ng mga taong ganito, katulad natin. Itong mga taong ganito, preparing tayo to make hay. Alright, remember that idiomatic expression, make hay, meaning we maximize the opportunity. Ito yung ginawa natin. We saw the opportunity, we maximize it. Pero mga energized worker na tayong lahat. No, we are all energized worker. Wala naman nagsweldo sa atin, di ba? But we have that energy because of the ambition. Okay, so ang ginagawa na lang natin is we are just waiting for the weather, the sunshine, or opportunity. So, ready na tayo. Opportunities don't only come our way. Okay? We can create them. So yun ang kagandahan. If you're an ambitious person, hindi ka mag-aantay ng opportunity. You create the opportunity. And no one will offer an opportunity to a lazy or unproductive person. Tandaan niyo po yan. Lazy and unproductive persons, walang lalapit dyan for an opportunity. Because they know he won't make the most of it. No, so alam naman natin na hindi niya papansinin, hindi niya rin i-maximize, no? So sayang lang. Favors are usually earned. Okay, it's hard to give a favor to a person who we know will not take advantage of it. Okay, sayang lang. So ganun yung nangyayari, probably ganun tayo. And ganun din yung opportunity sa atin. If nakita ng opportunity na hindi naman din natin papansinin yan, believe me, hindi siya magpapakita. Alright, so sa sports, we hear players say as an excuse na that the ball didn't bounce their way. No? Excuse me. Okay, ito mga rason po ng mga nasa sports. No? Hindi raw tumalbog papunta sa kanila. But others will go after the ball and make sure they will be where it's going to bounce. So dalawang klase po yung players. Yung mga nag-iintay na tumalbog yung bola papunta sa kanya. Or yung mga taong sasalubungin yung direksyon kung saan papunta yung bola. Nakukuha niyo yung sinasabi ko? These people, these
self-driven, ambitious people, they create the opportunities by pursuing the ball. Okay, so I hope that's what you're seeing. Kaya kayo nagpunta sa SWA. Hindi nyo inaantay na pumunta sa inyo yung bola. What you're trying to do now is you're going to the direction na kung saan alam mo dun pupunta yung bola. Okay, so hindi tayo magrarasyon na, ay, hindi naman kasi dumaan sa akin. No. Ambitious people, self-driven people, hindi nila aantayin yun. Okay, others will say they were lucky. No? Sabi nila, ah, sinuwerte lang ako, kaya nangyari to. But others will say, okay, sorry po, naglolo ko yung aking ano. The others will say, the more I practice and the harder I work, the luckier I get. Okay, iba kasi sabihin la, swerte lang. Ah, sinwerte lang ako. Pero alam nyo po, yung mga successful na tao talaga, yung mga ambitious people, sabihin niya, ito ang totoo. The more I practice, the harder I work, the luckier I get. Okay? So, pwede ka naman palang swertehin. Pero kung gusto mong swerte ka, magtrabaho ka. Okay? Practice ka ng practice, trabahuhin mo ng gusto. And mas swerte ka pa sa swerte. Alright? Ganun po yung nangyari sa buhay ko. If I'm going to review the success na narating ko po, masasabi ko swerte ako. Okay? Pero hindi lang po yon. Sa totoo lang po, tinrabaho ko yung swerte na yon. So let's call it luck. Pero sa totoo, mas swerte pa ako sa swerte. Alright? Because I got something bigger than pwedeng makuha ng sinuwerte. Because I got something permanent. Yung mga siniswerte lang kasi pwede pang mawala yan. And sabi mo, ay sayang. Sana maswertihin ulit ako. Hanggang dun lang sila. But kung trabahuhin mo talaga, kung i-prepare mo talaga yung sarili mo, if you live out your ambitions, believe me, yung swerte na yan, kaya mong sadyain. Next year, siswertihin ulit ako. Next month, siswertihin ulit ako. Next quarter, siswertihin ako. 2 years from now, mas matindi pa yung pagkaswerte ko. Then if you believe in luck, then you can get that luck. Pero yan yung luck na pinwersa. Meaning tinrabaho. Alright, because the environment of this, no, habang tinatrabaho mo yan, it creates opportunity and opportunities are always plentiful when driven by purpose. Alright, mas marami pang mga oportunidad. Believe me, sa punto ng buhay ko po ngayon, grabe ang opportunities. Parang ano, pinapalibutan ako. Especially if you have a purpose. Driven by purpose. Okay, so yun, in another topic, we will talk about that. Pero believe me, opportunities follow the hardworking, ambitious, responsible people that have a positive attitude. Ulitin ko po, ah, ang opportunities sumusunod sa mga taong hardworking, ambitious, responsible, and mayroong positive attitude. Tandaan niyo po yan, ha? Hardworking, ambitious, responsible, positive attitude. Hahabulin ka ng oportunidad, believe me. Kaya, bakit alam ko? Because I'm experiencing it. They know that things don't just happen. Alright? So they are out to make them happen. Ito yung mga ambitious and self-driven na tao. Alam nila na hindi lang mangyayari yung bagay. So they are out to make them happen. So yun yung gusto ko mangyari po sa inyo. You're now with Supreme Wealth Alliance. And our product here is a library of information. Alright? Ang produkto po natin ay karunungan. Alright, so huwag kayong papayag na antayin lang mangyari sa inyo
yung success. You make it happen. Okay, kailangan mo pong trabahuhin yan. Alright, so napakaraming nagre-reklamo sa buhay. And they are so consumed the whole day of the things and excuses and reasons why they failed. Hindi po tayo papayag ng ganyan. We are out to make things happen. No? So kung ano yung ambition mo? Okay, there are 63 people in this room. Please, pakisulat sa isang papel. Ano yung ambition mo? Ano yung gusto mo mangyari sa sarili mo? Isulat mo yan sa isang papel. Okay, at idikit mo, itago mo, I'm sorry, ilagay mo doon sa mga lugar na kung saan lagi mo siya nakikita. Then, i-receive mo siya. Make it happen. With a very beautiful purpose, no? Kung mayroong magandang dahilan yan. Alright, believe me, you will receive it. You will have it, no? Successful people, they go after the ball, no? Remember yung kwento ko kanina sa athletics? Huwag nating intayin ipasa sa atin yung bola. What you need to do is go in the direction where the ball is going. Okay, so if you see opportunities in SWA, please, huwag mo intayin na sana mangyari ito. No, you make it happen. The successful, ambitious people, they also know the value of planning and working the plan. Okay, so very important po ito. Please, madadaanan natin to in the next sessions, pero as early as now, tandaan nyo na yung keyword. This is a keyword. We call it plan. Alright? People do not plan to fail. They simply fail to plan. Alam mo, wala pa hong successful na tao ang hindi nagplano. Kahit saan ka po pumunta, kahit saan ka magtanong, kahit anong libro basahin mo, successful people understands the value of planning. Alright, so they are wise and no time is limited and must be managed wisely. Okay, so again, may plano ka. Okay, you have this golden opportunity in your hands. Then manage your time wisely. Okay, yun naman po ang kasunod. Make sure you make use of your time wisely. Naisip ko nga po kanina, we were all given 24 hours per day. Lahat tayo, mula sa pinakamahirap na tao hanggang sa pinakamayaman, o pinakapalpak na tao hanggang sa pinakasuccessful, lahat po tayo may 24 hours a day. Alright? Ano lang yung pinagkaiba, bakit yung iba naging successful, yung iba nag-fail, is kung paano natin ginagamit yung time. Okay, others will use it to play games. Others will use it sa mga walang katuturang mga bagay. Okay, I'm not saying na hindi maganda yan. I'm not saying na parang mabuhay ka na lang ng walang enjoyment. No, maganda naman mag-games, okay lang yan, pwede rin manood ng sine. Pero manage your time wisely. Okay, so pag hindi ka sure kung paano mo ginagamit yung time mo, okay, meron po akong nabasa. Ano, isulat mo, 3 days. Isulat mo lahat ng ginagawa mo. No? Just every 30 minutes, isulat mo. Every 30 minutes, what are you doing? Okay, have a journal for 3 days lang. Tapos after nun, i-summarize mo. Tingnan mo. I-summarize mo yung activities mo. Playing, sleeping, ano pa, eating, working, shopping, etc. No? Summarize mo yan, then tingnan mo saan mo talaga dinadala yung oras mo. Believe me, magugulat ka sa makikita mo. Kung ano kasi yung pinaka-majority doon, ibig sabihin, yun yung productivity mo, doon nakalagay. Alright, so dito sa SWA, so I'm hoping, okay, na nakalagay po ito sa wisely managing your time in studying the books we have in the library. Okay, living life, applying what you're learning, then sharing this opportunity to friends. Okay, yun lang po ang kailangan natin gawin. Okay?
Meron pong kasabihan. Okay, sorry po. Parang umuulit yung slide ko. Sorry about this. Sorry po ah. Ito ang sakit ng eye ng aking keynote. If you want to get things done, ask the person who is already busy. Okay? So, ganyan po yan. Huwag kayong magtatanong sa taong walang ginagawa. Okay? So, kung gusto mo talaga yung maging successful dito sa ginagawa natin sa SWA, make sure you ask the persons na mayroong activities na ginagawa sa SWA. You ask the persons na mayroon ng resulta dito sa SWA. Okay? Don't you ever ask people na wala namang ginagawa. So, uy, paano ba ako magiging successful sa ginagawa ko? Sabi niya, ewan ko. Ako nga rin eh. Hindi. Alright? So, this is all about asking the persons who are already busy doing this opportunity. Sino yung tanongin nyo? Okay, so I hope you're getting something, you know. So I'm talking about ambition and the qualities of the ambitious people. So tingnan natin yung benefits of ambition. Okay, ano ba ang benepisyo nito? Bakit ba kailangan meron tayong ambition sa buhay? An ambitious person will discover opportunities with their positive thinking and diligence. Alright? So, ang isa pong, teka lang po, i-define natin yung diligence para sure. Careful and persistent work or effort. Yung po yung diligence. Maingat at persistent. Tuloy-tuloy na trabaho. Ulitin ko po, ang isang taong may ambisyon ay makakadiskubre ng mga opportunities with their positive thinking and careful and persistent work. Yung po yung diligence. Maingat at dire-diretso persistent. Okay, so yun po yung pwede natin maranasan if we have that ambition, if we have the ambition to really be very successful. We discover opportunities. So right now, we're already in Supreme Wealth Alliance. That's already one opportunity. But again, it may not stop here. Believe me, ang dami ko pong nakita na mga SWA, successful SWA leaders and members na nagkaroon pa ng mga businesses other than SWA. Hindi po ito yung mga networking companies ulit, no? But traditional businesses, they venture in different opportunities. Why? Because they are so positive. Okay? And they are so persistent na makakamtan nila yung kanilang ambition. Okay? Number two, many opportunities will come their way. So as an ambitious person, believe me, dire-diretso po yan. And that's what I'm experiencing now. No? So left and right, opportunities comes my way. Okay, and opportunities, hindi naman po palagi niyang pagkakakitaan. Alright? Marami pong pwedeng opportunities, but it's all about living life to the fullest. Alright? Hahabulin po tayo if we have the ambition to succeed. Okay? Uy, sorry po ah. Sorry about this. Medyo nangungulit yung aking slides. Okay, number three. They will have a sense of satisfaction from doing their best and getting the most out of life. Okay, so ito po yung benefits
of being an ambitious person, meron kang sense of satisfaction. Okay, so every time you achieve your ambition, you get satisfied and you get the most out of life. No? So ito na po yung sinasabi nating living life to the fullest. Okay, so ito po yung sinasabi kong we were created not to be workers. As a matter of fact, we were created to enjoy life. Alright? We were created to lavish life, live bountifully. Yun po yung isa sa mga pinost ko. Pinost ko po yun. That's a promise. Nung kinreate po ng Diyos ang tao, sabi niya, live bountifully, enjoy life. Okay, so yun po yung purpose of the creation. So, ang tanong, bakit marami sa atin hindi ganun ang buhay? Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo yun as we go along. Hindi po tayo kinreate para maging ganun. The purpose of our creation is for us to live life to the fullest. So kung wala ka pa doon sa stage na yon, then just continue doing what you're doing. Hold on to your ambition. Ano ba yung ambition mo? Okay? People will invest in them because of their energy, positive attitude, and drive to accomplish things. So ito pa isa sa mga benefits of being an ambitious person. Yung mga tao sa paligid mo, they will come to you. Okay, so if you're into investment, they will definitely partner with you because nakikita nila eh. Yung energy, yung positive attitude, and drive. Okay, so yun ang mahalaga. So may mga lalapit sa akin about swanga. So, coach, bakit until now, ganito, ganyan, ganyan? Why? Do they see energy in you? Do they see your positive attitude? Do they see your drive? Okay, so yun lang naman po talaga yun. People will join people they like. Sa ayaw natin o sa gusto, they still want to ask that question, what's in it for me? Ano bang mapapala ko sa iyo if I partner with you? Eh kung makita ko, ang lamya-lamya mo. Okay, para kang palitaw. Lulubog lilitaw. Minsan nandiyan, minsan wala. Walang consistency, walang persistency. Alright, so if you are really ambitious at makita yan ang mga tao around you, believe me, they will run after you, they will come near you, and they will invest in what you're doing. Okay? Number four yan. And the last benefit of ambition, they will have a productive life and fulfill their goals. Okay? So gusto nyo ba yun? Gusto niyo po ba ng buhay na productive? Meaning you maximize. Alright, so when was the last time na you spent time with your family? Okay, when was the last time na kumain kayong sabay-sabay pamilya? When was the last time na ibinili mo yung wife mo ng magandang damit o sapatos? When was the last time na nag-outing kayo? Alright, so guys, these are the benefits of being an ambitious person. You will have a productive life. Hindi po masama yun. Alright, at first, in the past, I thought, okay, yung pagka nagkaroon ka ng magandang buhay, kasalanan yan. Okay, kasi hindi dapat. Dapat mahirap ka lang. Dapat nagsasakripisyo ka. Okay, dapat hindi ka mukhang pera. Alam nyo po, as I grow deeper in wisdom, ngayon ko po na-realize kasinungalingan lahat yung nilagay sa isip ko. We were created to be productive. Okay? Yan po ang buhay natin, for us to live life to the fullest. Hindi po masama yung creator natin na ginawa tayo para parusahan. Hindi po siya masama na ginawa tayo para magdusa. Believe me, sinabi niya, lavish the earth, reproduce, fill the earth, live life.
live bountifully. Yan po yung mga purpose niya, ng ginawa niya yung tao. So, yun ngayon ang i-achieve natin dito sa SWA. Alright? Yun po ang i-share ko sa inyo. Kaya nga ako pinauna eh. Ganun tayo kamahal ng Diyos kasi kailangan may makita kayo eh. Pwede pala. Di ba yan ang gusto nyo ngayon? Yun ang nakikita nyo ngayon eh. Pwede pala. Alright, pwede palang yung isang taong hindi naman nakatapos ng kolehiyo, hindi naman ganun kayaman yung pinanggalingan pamilya. Okay, hindi naman sobrang gwapo, konti lang. Na-blessed lang na magandang asawa. Pwede palang maging successful. Alright, so I'll give you some directions, steps to follow. So we are on the second to the last slide, I think. Plan your work well. Okay, so after today, ito pong request ko sa inyo, all 72 here in this training, plan your work well. Have a plan, no? So umupo ka. Okay, sharpen the saw. Okay, so hindi ka makakarating sa isang lugar kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Subukan nyo na ba yun? Nagtanong ka? Manong, saan ho papunta sa ewan ko? Pwede ba yun? Manong, pwede mo magtanong? O, ano yun? Saan ho papunta doon? Anong doon? Basta doon. Saan yung doon? Diyan lang ho yan. Plan your work well. You should have a plan. Then, from that plan, establish yung activities mo. Ano ba yung gagawin ko today? Ano yung gagawin ko from 8 a.m. to 5 p.m.? Ano yung gagawin ko bukas? Ano yung gagawin ko sa Wednesday? Plan your work. Okay? Gusto ng Diyos yung nagpaplano. And even our God is an excellent God. He's so organized. Walang sinasayang niya na segundo. And if we are doing this, we are planning because we want to maximize time. Believe me, it will honor Him because He is the God of time. Okay? Limit or budget your time. Yan nga po yung sinasabi ko. Lagyan mo lang ng oras. Budgetin mo. And that includes your time for the family. Okay, there was a time na I thought excuse yun sa mga lalaki na magtrabaho hanggang from 6 a.m. up to about 11 midnight nang hindi mo pansinin yung pamilya mo kasi nagtatrabaho ka. Alright? Pag may lalapit sa'yo, lalapit yung anak mo, lalapit yung asawa mo, sabi mo, teka, busy ako, kita mo nga. Ang dami nating hinahabol. Wala akong magtrabaho, huwag niyo akong istorbohin. I thought, it's an excuse. I thought, tama yun. Why? Ako lalaki, ako magtatrabaho, huwag niyo akong abalahin. Kayo na lang yan. Believe me, we were not created to work nang ganun. Alright? So, if you plan your work, then lagyan mo ng budget. Okay? So, from 9 a.m. to 6 p.m., I will work. From 6 p.m. up to about 9 p.m., I'll spend time with my family. Okay? 9 p.m. to about 11, I'll spend time with my wife. Okay? Lagyan talaga ng oras. And believe me, then you present it to God. He owns time. I mean, Lord, this is my budget. This is how I organize my day. Please bless it, Lord. Because I want to maximize. So minsan may pinagagawa sa akin yung wife ko. May pinagagawa yung mga anak ko. Kahit na may ginagawa akong trabaho, sabihin ko, okay, I need to take care of them. This is still part of my job. Okay, hindi ko sabihin, teka, marami akong ginagawa. Kayo na yan. Trabahuhin niyo yan, no? So, I find time to do that, no? So, limit or budget your time. This, nandito tayo sa steps to follow. Okay, baka naririnig niyo po, kumikidlat. Number 3, constantly reevaluate your performance and your goals. Okay, constantly sandali lang po ah. Huh?
Ano? Ginagamit po. Hindi ba yung sa akin? Ate. Nagugulat ako sa thunder. Sorry po. Alright. Constantly reevaluate your performance and your goal. Okay, so depende po sa inyong oras. Dapat po nating evaluate yan. Constantly. Alright, so once na nasulat mo na yung goal mo, evaluate nyo na po. Okay? So tingnan mo, nasa na ba ako? So wala pong kinaibahan ngayon sa nagtatanong ng direksyon. Okay, so kung gusto mo makarating sa isang lugar, okay, dapat alam mo kung nasaan ka. Alright, so evaluate mo yan. Let's say, kung nasa Manila ka po, gusto mo pumunta sa Cubao, magagaling ka sa Alabang. Okay, start mo magtanong. Evaluate mo. Check your resources. Anong oras kaya ako makakarating doon? Nandito na ako sa Guadalupe. Okay, gano'n pa kalayo hanggang Cubao? Medyo nagugutom na ako. Aabot ba ako doon, etc. So, just evaluate. So, if you have goals, i-budget mo doon yung oras mo. And you evaluate. Number 4, go after the ball in the game of life. Okay, so steps to follow for you to really maximize your ambition, go after the ball. No, huwag kang papayag na antayin na ipasa sa'yo o sana dumaan sa kinatatayuan mo yung bola. Alright, you just have to go after the ball. Okay, make things happen. Okay, ikaw talaga yung magpupurso niyan. Keep yourself motivated by pursuing your dreams. Okay, so yun. Yung motivation mo, dire-diretso mo yung i-pursue yung dreams mo, yun yung motivation nyo. Okay, so that's why it's so important na you have your dream boards, meron kang vision board, nakasulat talaga yung pangarap mo. If you can make it as vivid as possible, mga pictures, gawin nyo po yan because that will be your motivation. And I remember myself, no, about 3 years ago, I think, meron akong vision board. And inilagay ko po yan sa aking parang wallpaper ko sa computer. So every time I open, every time I work, I just see the vision. And alam nyo po ba nangyari? There's a vision board ko. Na-checkan po lahat, na-achieve po lahat yun. Meron lang isa, isa na lang po yung naiwan out of probably mga 12 items. Na-checkan po lahat at meron lang pong isang naiwan. So what I did is yung isa na to, kineri over ko. I created another vision board. Okay? Para naman po dire-diretso yung aking pangarap. Okay, kasi at this stage of my life, parang na-achieve ko na yung mga pangarap ko about 5 years ago. So ngayon, I created another set of dreams. Okay, so keep yourself motivated. And lastly, if you need something done, ask someone who is doing something already. Okay, so tanungin yung mga gumagawa. Huwag kang magtatanong doon sa walang ginagawa. Okay, so pagka gusto mong ma-achieve ang isang bagay, tanungin mo yung mga taong naka-achieve na. Alright, so that's why we are here. No? Nandito po ako, kaya po ako naging coach. Not because I'm so much better, I'm so much knowledgeable than anyone. Pero sa totoo po, because I'm doing something to achieve my dreams. And because of that activity, I was able to achieve them. So if you need to talk, if you need to ask me, then go ahead. You can ask anything. Sa Friday po, mayroon ulit akong session. Ito po yung Ask Coach Kiko. So it's an open forum. Okay, so steps to follow. Mayroon po kong 6 na present. Plan your work well. Limit or budget your time. Constantly reevaluate your performance and your goals.
go after the ball in the game of life. Keep yourself motivated by pursuing your dreams. And lastly, if you need something done, ask someone who's doing something already. Okay, ambitious people have a positive thought pattern and not only see and discover opportunities, but they create them as well. Okay, so yun po. We just have to make it happen. Tandaan nyo po ito. Ito po yung thought to remember for this session. Medyo umulan po dito sa Cebu. Remember this. Okay, this is our ending. Thoughts produce actions. Okay, thoughts produce actions. If you keep thinking of something, okay, tatlong beses ko sinabi because it's so true, it's so important. It will produce action. Actions become habits. Okay, if you keep on doing something over and over and over again, it becomes a habit. Ano ba yung habit? A habit is something that you do even without thinking. It just happens. It's a habit. Okay, there are two types of habit: good habits and bad habits. So ayaw natin yung bad habits. So make sure you have the right actions for you to have the right habits. Habits form our character, and character determines our destiny. Okay, so remember this. Thoughts produce actions. Whatever you're thinking now, it will move you to act. Then when you act and keep on doing it, it becomes a habit. And your habits will form your character. Kung sino ka. Because of the habits that you do. So if you have good habits, then you'll have a good character. And the good character will determine our destiny. Kung saan ka pupunta. Alright, so yun po yung gusto ko i-share sa inyo. And that's something that you need to remember. So I just have a question. Last na to. Reflect and respond. I have a question for you. And sagutin nyo na lang po. Is it okay to be ambitious? Why? So after po ng pinag-usapan natin, ito yung tanong ko. Is it okay to be ambitious and why? Alright, you can reply in our walls. No, probably you can send me, you can shout out sa Facebook nyo about the things you have learned. Sana nag-take note kayo. Second questions, are opportunities earned or are they favors? Okay, ang opportunity ba ay na-earn or meaning dumanating because of something that we do or pabor lang siya? It just happens. Alright? You reflect and you respond to yourself. Is it okay to be ambitious? After nating mapag-usapan yung the benefits of ambition. Pangalawang tanong, ang oportunidad ba, na-earn ba yan because of the things you do? Or they just happen? Okay, so pakisagot po sa sarili nyo kung ano yung sagot dyan. So this is the topic natin ngayon, the productivity principle of ambition. This is a principle, meaning it is universal. Hindi po dito kailangan na religyoso ka o kung ano man yung pinaniniwalaan mo, wala po. It's a universal principle. If you have the ambition, you will be successful in life. Ito po ang tanong ko. Nawawala.
Sorry po sa slides, ha? Alright. Maraming salamat po. Do you have it? Yan po ang tanong ko sa inyo. Do you have the ambition? Alright, kung wala ka niyan, please, you know the answer. Kung ano pwedeng mangyari sa iyo because of that. Okay, so thank you very, very much po. And this is just the first installment. Every Wednesdays po ito. I'll make sure na